Magandang araw mga boss. Papaligo tayo ng ibon araw ng Lunes. Yung mga nagtatanga pala, pinapaligo ko yung ibon tuwing Lunes pagkatapos ng karera ng Linggo. Pinaka-importante sa akin yung paligo. Kasi pag hindi mo napaligoan yung ibon, hirap mag-recover. Depende, pag maulan yung panahon talaga, hindi rin ako nagpo-pushback. Pero sa isang Linggo, kapag gumanda yung panahon ng Martes, pwede ko siya ng paliguan. Pag karera na sa akin, push bat ko hanggang Lunes or Martes lang. Hindi na ako nagpo-push bat ng Merkules hanggang Huwebes. Short bat na lang Huwebes. Kasi pag nabasa pa siya, na-push bat mo ng Merkules tapos hindi na umaraw, yung ibon mo halos hindi na mamumulbos. Depende na rin sa ibon, sa pagkukondisyon. Pero mas sayang yung pulbos ng ibon kapag na-push bat nyo ng late. Dapat hanggang Martes lang ang first bat. Ito pala yung ginagamit ko mga boss. Kalahati nito ilalagay ko sa kalahating timba. Ito kahit masobra nyo walang problema, hindi magsusugat yung tikcho. Pwede naman din po yung malatayon, basta kabisado nyo. Ang malatayong sa akin, nagbabalaw ako kasi minsan pag sobra, nagagasgas yung tikcho nila, nagkakasugat. Resort natin kahapon, out of 1,250 na ibon, may paklak tayong 7 sa 11. Bali, umuwi sa atin 10. Pero yung 3, hapon na rin umuwi. Bandang alas 2 na. Cut-off ko is 12:40. Bali, ang club percentage nila ay nasa 40. 40 to 45% yung pauwi. Pero yung pauwi natin dito sa loob, nasa 75%. Alap. Lap winner din tayo sa PPL. Si Totoy na naman ang ginamit natin. Dalawang beses na siya naglap winner. First lap tapos second lap. Lap winner na naman. Pati yung mga pooling inakuha niya. Kunting kwan lang naman boss. Ang paggagamot ng ibon dapat alalay. Lalo pa maulan yung panahon natin. Lalo niya sa mga newbie. Talagang kwan yan. Pag gumamit ng gamot yan, halos ibigay na din lahat. Kasi gusto nila mapabilis daw. Pero wala pong pampabilis ng para sa ibon na gamot. Para sa akin lang mga boss, proper conditioning lang. Ginagawa ko lang, nag-herbal din ako, tapos yung Astro Capsule Victory, yung mga ginagamit ko lang, simple lang. Kung kaya nyong umangkat ng mga gamot din na pang recover, tapos yung pang mga sakit, gumamit kayo ng Belchica product, maganda din po yun. Tapos po kapag nagtatay din yung ibon, gumamit din kayo ng Amoxicillin, pwede rin yun pag local. Pero kung kaya nyo naman bumili ng medyo tibay-tibay na gamot, Belchica, tapos Versilaga, maganda mga gamot din nila. Tayo hindi tayo nagpo-promote ng mga gamot na pambenta. Ito ay sinishare lang natin, lalo na sa mga newbie. Pinaka number one na gagawin nyo pag araw ng Lunes, mag-check kayo ng ipot. Kasi doon nyo na makikita kung may problema yung ibon nyo nung umuwi ng Linggo. Ito para sa nyo bilang itong mga wakon natin, mga tips lang natin, yung mga veterano, magagaling na po mga yan, kaya alam na nila gagawin nila. Swerte lang naman sa tag-ulan. Ito, sa akin nagpaparunda ako kahit ulan. Huwag lang kayong magpaparunda pag araw ng loading tapos ulan. Kasi pwedeng hindi bumaba ibon nyo, madisgrasya pa pag tag-ulan. Kapag araw ng loading, huwag yun ang papaikutin pag umuulan. Pero lang, ipapagpag nyo lang pag maganda panahon. Para sa newbie, alam din, alim na itong mga veterano. Kasi yung mga veterano talagang magaling na po mga yan. Sa akin lang naman, nagsishare ako dito sa mga karanasan ko rin sa karira para sa mga newbie. Papakita ko sa inyo yung mga ibon na ginagamit ko ngayon. Paliguan ko halos mapuno yan, tapos kalahati nito. Tapos pag umaga, bago ako nagpapaligo, pinapatakan ko muna ng tekangker yung ibon para yung ibon natin malinis, hindi tatamaan ng salmonella or kanker. Yung kanker out ang gamit ko. Ito yung ginagamit ko hapon ng Linggo, tapos umaga ng Lunes. Ito Metoresol. Pwede rin yung mga ibang brand kung gusto nyo. Wala naman problema. Hindi naman tayo sponsor nito. Kahit anong gamitin ninyo, basta anti-cancer, okay lang yun. May Metrodinazol din na generics pang bata. Pwede rin yun. Ihalo nyo sa tubig.
yung mga pinaliguan natin. Yan lahat, clock. Clock yan lahat sa PPC tapos PPL. Tapos mayroon pa dito, hindi pa nahati. Pahinga lang ako saglit. Pot ng kondisyon na ibon pag uwi. Ito, tainin ko ang to, toto. Ito dapat ibon ninyo. Pag uwi ng ibon, dapat ganito. Sa Lunes, dapat ganito ang ipot nila sa umaga. Ito, naka-astro capsule yan, tapos Victory. Kaya malulutong. Ito naman, ha, bumalik sa akin pagkalipas ng halos 2 buwan. Hindi na nakasakay sa karera. Nakataya pa to sa Patibayan. Halos 2 buwan na to, may isang buwan na wala. Nawala lang to nung kwan. That's gracias sa Midtos. Naligaw. Ngayon, bumalik kahapon. Mismit ito ng paklak ko kahapon. Nagpuling winner ang mismit nito. Disgrasya lang to sa Midtos. Anong talaga ang pag-ibon mga boss? Kahit galing na yung ibon ninyo doon sa release point. Ito Midtos lang. Mas malayo yung kinarirahan nito kaysa Midtos. Puling winner na rin to. Alis gracia pa sa Midtos, pero bumalik ulit. Anak to ni Angel tapos Red Devil. Gagawin ko siyang breeder. Breed ko siya dito kay Black Devil. So si Black Devil, puro speedbird ang pasok nito. Tatay niya si Paul George, yung champion ko ng North and South. To condition na. To condition ko rin to, mga 2 weeks, pwede ng isa lang. Condition na to si Black Devil. Ito yung second lap winner natin ng first lap. Si Red Devil medyo hindi maganda condition niya, pumutas kahapon sa kadahilan ng yung pakpak niya naglaglag tapos nagbalahibo, nabutan ng lugon. Kaya nung hindi maganda panahon umiwas, umuwi ito, wala nang ulan. Pero mapaklak natin, umuwi sila kwan basa. Red Devil pagkain yung paklak natin sa Alpha. Ganito lang lagi, di gagawin nyo tuwing araw ng Lunes, lalong lalo mga newbie. Ito, pag ganito ipot ng ibon nyo, medyo panatag kayo, kasampulan ko kayo ng hindi kondisyon na ipot. Ito yung hindi kondisyon na ipot. Pag ganito ipot ng ibon nyo, yari na. Green na green, oh. Hindi porket green naman, may kwan. Dito magkakatalo yung mga veterano tapos mga newbie. Kapag green ang ipot ng ibon nyo, dapat alamin nyo kung bakit green. Ito kaya naging green kasi pinasting ko siya ng isang araw. Ito breeder natin. Kaya naging green, wala siyang sakit. Pero pag green nalusak, tapos pinakain nyo, hindi natunawan, yun ang may problema. Ito hindi siya kondisyon kasi hindi ko siya pinakain, pinurga ko kasi. Kaya ganito ang lalabas na ipot, talagang magre-green kasi empty. Ganun ako magkuhan ng inahanda kong breeder, talagang hindi ko pinapakain para yung gamot sasakto agad sa mga bituka niya, matatanggal yung mga bulate. Ganun lang kapag lusak na green, yun ang may problema. Pero pag ganitong green, nagbubuo pa rin yan kahit ganyan. Sabihin yan, wala siyang kinain. Dalawang ibig sabihin, kaya nagre-green. Hindi siya nagtutunaw, walang kinain. Hindi nagtutunaw ng pagkain, walang kinain. Ganun lang yun mga boss. Ang ginagamit ko doon, Salmonella. Pwede nyo gamitin 4-in-1 Vertiga product para hindi na kayo mag-imbinto pa para sa gamot. Ito, mga condition ito, mga paklak natin kahapon. Tinan nyo mga ipot nila. Ito yung pinakamagandang ipot sa ibon pag nakapointing. Ito, pag nagpainom ako ng Astro Capsule tapos ito ang ipot nila tapos ito. Yang puti dapat mayroon yan, puti tapos itim na magkasama, o brown na may kasamang puti. Depende yun sa pinainom nyong gamot. Malalaman nyo kung anong kwan ng ibon, kung anong problema sa tahi pa lang. Malaking bagay ang tuturuan kayo ng ibon kung anong kalagayan ng ibon. Ito, tulad nito, condition na to kasi kinokondisyon ko na, pinupukusan ko na kasi i-breed ko siya. Ganito dapat. Pero magbabago ang tayo nito kapag breeder, magbabago pag malapit na mga itlog. 5 days bago mga itlog, magbabasa ang tayo ng ibon kapag babae.
yun po yung experience natin. Salamat mga boss, sana may natutunan din kayo dito. Pero naman medyo busy tayo kaya ngayon lang nakapag-vlog. Ito tinatiming ko dapat maganda araw para makakaikot sila. Ito naman lalabas naman yung araw. Pero pag unang ligo, pag inangkay, dapat paliguan nyo, huwag nyo ibibilad sa araw para matagal matuyo. Yung mga inangkay na papaliguan ko rin mamaya, hindi ko ibibilad para matagal matuyo. Tapos yung mga parasite mamamatay, kasi pag binilad nyo sa araw to, yung mga inangkay, maraming parasite yan. Pag natuyo na, wala na, buhay na na yung parasite. Dapat kuan, hindi nyo ibibilad sa araw pag unang ligo ng mga inangkay. Depende lang kung anong gusto nyo, pero para sa akin ganun ang ginagawa ko. Hanggang doon na lang mga boss, maraming salamat. So yung ginagamit natin pang flashing, tapos pang laban din sa adino, pang adino to, bilgam ko gawang Belgica, tapos ito rin BS, pinagpapalitan ko lang sila kung alin ang ginamit ko ngayon week. Sa next week ibang gamot na naman gagamitin ko. Ito, pagkuhan na talagang green na yung tayo, ito 4-in-1. Isang brand ng ginagamit ko, Belgica. Para dito subok na eh. Ornish Special. Ito, mga ganda pang recover pag may tama yung ibon. Ito ang ginagamit natin. Mas mabilis kasi mag-recover pag itong Vertica brand. Tayo ko nito. Tayo sponsor. Sinishare lang natin sa mga newbie kung ano man ginagamit natin pang recover. So mga may sakit, pwede itong gamitin. Alas kahit alin dito, malakas. Kaso nga lang sa akin, ayaw ko nang maimin yung ibon kaya pinalitan ko. Ngayon lang mga boss, maraming salamat.